araw pala ngayon ang bunso naming kapatid, mga kamangyan. Kaya kako ay ahandaan naman ho namin din sa bukid kahit papaano ay for the good. Umaga-umaga pa nga nila ho, mga kamangyan, ay andin na agad kami sa looban ni tatay. Gawa na manguha ho kami nung dahon na gagamitin ho doon sa pagbabalot ng suman mamaya. Ay medyo inakabahan pa nga ni ho ako diyan, mga kamangyan. Gawa nang hindi ko ho alam kung kanino na namang sagingan ang inapagkunan ni tatay. Ay baka sa barangay magkita-kita. At dahil nga ni ho matawid pa ng tulay, kako ay ilulunho muna namin aring dahon ng saging. Gawa ng abo ay may rapirap dalhin yun ha. Kako pati ay baka mahulog ako doon sa sapa. Baka hindi na ako makapag-asawa. Huy si Uy. Ay pagkarating na pagkarating ko nga ni ho din sa bukid, mga kamangyan, ay nagintindi ho agad ako na rin gata na agamitin ho mamaya doon sa pagagawa ho nung suman. Yun ho kasi yung isa sa mga paboritong merienda ni Kim, kaya kako ay di ihanda na din sa birthday niya. Ay inabiro ko pa nga ni ho aring si Kim kung gusto kako na bumili kami ng isang buong baboy para ho alitsunin din eh. Ay sabi ho ay wag na daw at kuwartahin na laang. Aba ay magaling din. So ayun na, mga kamangyan, tinulungan na nga ni ho pala ako diyan ni nanay at pagkatapos ho noon ay ayan na si tatay at nagatong na ho ng apoy. After ho noon, mga kamangyan, ayan, sinalang ko na ho aring tulyase, tapos nilagay ko na ho yung gata. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng asukal na puti, pero kung gusto niyo orange, okay lang. Huy, walang gayuin. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng kaunting asin, tapos ayan, ahalu-haluin lang ho habang nakangiting. Hala, hindi yung kasama. Tapos ho, mga kamangyan, ari ho pala yung malagkit na binabad ko ho ng mga 60 days. Huy, hindi, sobrang tagal naman. Bale, binabad ko lang ho yan sa tubig ng mga 3 oras, mga kamangyan, pero mas maganda ho kung 24 hours para maging lugaw na siya. Hindi ganyan ang explanation. Para daw ho, mas maganda at mas mabilis maluto. Tapos ho, mga kamangyan, kapag magaluto ho kayo ng garne, ay dapat ho, ay tuloy-tuloy yung halo. Hala, sobrang sakit sa braso. Wala bang magagalit dyan? Wala bang tutulong dyan? Huy, ang arte. Ayun, sa tingin ko ho, ay ayos na. Ayan, nagpatulong na ho ako din ni kay Kim. Tapos ho, pinunasan ko lang ang aring mga dahon na kinuha ho namin kanina. At para nga ni ho pala, sa mga hindi pa ho nakakaalam diyan, aring nga ni ho pala si Kim yung inatukoy ko ho na may birthday ho ngayon. Ako yung ate, pero ako yung maliit. Tama. Medyo marami-rami nga niyo ang nagkaka-type diyan, pero tingnan nyo naman, hanggang ngayon, wala pa rin ligo. Hala, siniraan. Bali, mga kamangyan, pinainitan ko nga nila ang ho pala din ni sa apoy, saglit, aring mga dahon ng saging. Para ho, hindi mabilis mapunit kapag apambalot na ho doon sa malagkit. Maya-maya nga ni ho, ay lumapit na aring si nanay at sabi, ay siya na raw ho ang gatuloy. Hala, sobrang bait talaga nito. Nay, gusto mo ba ng apo? Huy, hindi gayon. At dahil naman ho, may mga tapos ng painitan na dahon ng saging, iniyaya ko na ho si Kim din sa isang tabi at kako ay magbalot na ho kami na rin malagkit. Medyo nahirapan pa nga ni ho kami diyan, gawa nang sa totoo laang ho ay first time laang namin aring gawin. Gawa nang ang nakasanayan ho namin ay yung bagang suman doon sa palaspas. Ay kahit humandi si nanay at si tatay, ay hindi rin ho nagawa ng garne, nabili lang dyan sa bayan. Pero dahil nga ni ho, paborito arin ni Kim, kako sige gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huy si Uy. Ay para sa akin nga ni ho, mga kamangyan, ay medyo madali-dali naman ho aring gawin kesa ho doon sa suman sa palaspas. Gawa ng tanda ko ho noon kapag nagaluto sila nanay ng suman kapag may handaan. Yung pagkatagal-tagal talagang maluto. Ay ubos na nga ni ho lahat ng kahoy dini sa amin. Yung suman hindi pa rin luto. Ay sabi ko nga ni ho dini, kung yun yung alutuin namin dini sa bukid, ay baka nakapag-asawa na ako't lahat. Yung suman hindi pa rin luto. Ay be naman. Ay nagatawanan pa nga ni ho kami diyan. Gawa nang yung ginawa ho ni Kim na suman ay pang 5 tao na sa sobrang laki. 18 years old na nga ni ho pala ngayon si Kim. Ay wow, dalaga yun. Hala grabe, ngayon ko lang ho nare-realize na grabe, sobrang bilis talaga ng panahon eh. Nakakaiyak. Hala uwi. Ay di ka mga kamangyan, lima ho kami magkakapatid. Ako ho yung pangatlo, tapos yan nga ni si Kim yung bunso. Ay dati ho, nung mga bata pa kami, yan ho talaga si Kim, ang isa sa mga lagi ko talagang kaaway. As in, inasumpa ko na. Huy. Ay tanda ko ho noon, ang madalas talaga namin pag-awayan ay remote nga ni nung TV. Ay kapag hindi ho yan napapagbigyan, malabas ho yan ng bahay. Tapos hanggat may bato, abatoy ng abatoy yung bubong. O ay ngayon, hindi ko rin mapakinggan kung anong inapanood ko doon sa TV. Tapos ari ho, may isa pa kaming away ni Kim na kapag napapagkwentuhan namin, ay inatawanan ho talaga namin. Basta ho, magkaaway kami noon, tapos ang ginawa ko, kumuha ako noong tinidor, tapos tumapat ako sa kanya, tapos sabi ko, sige, subukan mo lumapit, papatayin talaga kita. Alam mo naman, action star. Basta sobrang dami ho talaga naming away, mga kamangyan, tapos isang beses pa,
Nag-away yata ho kami noon dahil lang sa cellphone. Tapos ilang buwan ho talaga kaming hindi nagkaimikan. Tapos chinat ko pa nun sina kuya. Sabi ko pa, simula ngayon wala na akong ganyang kapatid. Hala, kala mo MMK. Alam nyo, mga kamangyan, masyado na kayong maraming nalalaman. Napaka ano nyo. Uy, ba't naman pinagalitan? So ayun, balik na ho muna tayo din eh. After ho namin magbalot ng suman, ayan naman ho si tatay. Hindi ko ho alam kung anong tawag dyan sa inagawa niya. Basta yan ho, yung alagay muna doon sa loob ng kaldero. Tapos ho, dyan asalansan yung mga suman. Ay, for the go. So ayan, balgar niyo pala yung itsura niya mga kamangyan. Kung interesado din kayo, click the yellow basket. Uy, hindi gayon. After ko maglagay ng tubig, ayan ho, at isa-isa ko nang nilagay, arehong suman. At dahil nga ni ho, tatlo kami nagtulong-tulong dyan. Ako, si nanay at si Kim. Ayan ho, ang resulta, iba-iba ang size ng suman. Ay, sabi nga ni ho, Dia ni nanay, ay hayain na daw. At gawa ng pare-parehas daw naman yung lasa. Ay, ang mahalaga daw naman ho, ay ginawa are na may kasamang pagmamahal. Uy, bakit naman gayon? Yan ho, palang bilog-bilog Dian, ay gawa ni Kim. So, hindi ko alam kung Dragon Balls ba gayan. Tapos yun ho, bale, ahintayin na lang namin na maluto ho, aring suman. Ay, for the go. At habang naghihintay ho mga kamangyan, kako, ay ang aintindihin ko naman ho, ay arehong yempo. O, di ka, akala mo may outing. Bale, hinati-hati ko lang ho pala yan sa gitna. Tapos, naglagay na ho ako diyan ng toyo, kalamansi juice, bawang, sibuyas, kaunting ketchup, at syempre ho, paminta at saka asin. Tapos ho, nilamas... Oh, yan sa mga baking dine. So, kinayanggayan ko nga ni ho, tapos ababad na lang ang iyan ng mga 87 hours. So, sobrang tagal. So, ayan na nga ni ho si nanay at nagpabaga na diyan sa isang tabi. Parang sobrang saya niya. Alam ko, alam niyo na ho, kapag may garning aihawin kami din sa bukid, eh hindi ho talaga mawawala. Arehong takip ng electric pan. Ay, buti na nga nila ang din ho mga kamangyan at nakasama aring panahon. Gawa ng paggabi ho, yung pagkalakas-lakas ho talaga ng ulan. Kapag sobrang ulan ho, kasi mga kamangyan, minsan ho, hindi kami makatawid doon sa sapa. Gawa ng minsan yung tubig, abot hanggang doon sa tulay. Habang nagbantay ho dyan si Kim Kako, ay ako naman ay magawa ng sawsawa. So bali, naglagay lang ho ako din ng toyo, sibuyas, kamatis. Tapos ho, nagpigalaang din ako na rin kalamansi. At syempre ho, hindi mawawala ang sili. Maya-maya nga ni ho, nung maluto na aring liyempo, ay dinilipat na ho namin din sa isang lagayan. Pagkatapos ho noon, ay di binalata naman ho namin aring mga jumbo. Huy, hindi kakakanta. So arehong mga hotdog. Ay sa mga nakakapanood ho diyan ng aking vlog, ayan, alam nyo naman ho yan si Kim, kahilig-hilig mag-ihaw ng hotdog na lasa namang abo. Ako nga ni ho, nung nasa palengke ako, ay abilihan ko na rin ho na rin hotdog. Ay nung nakita man din ho, ay tuwan-tuwa. Kala mo bata. Ako nga ni ho, nung nasa palengke ako, ay abilihan ko na rin ho na rin hotdog. Ay nung nakita man din ho, ay tuwan-tuwa. Kala mo bata. Dahil nga ni ho, saglit lang naman aring maihaw, maya-maya ho, ayan na, at nilipat na ho ni Kim sa isang lagayan para ho, medyo mapalamig-lamig naman. At nung medyo malamig-lamig na nga ni ho, aring hotdog, ayan naman ho si nanay at si Julina. Bali ho kasi ang gagawin din ay atusok yung hotdog din sa stick kasama ho ng mga marshmallow. Tama, 7 years old yung my birthday. Ay, ano ho mga kamangyan, may natatandaan ho ako about diyan sa handa na ganyan. So dahil nga ni ho, ako yung unang anak na babae ni nanay. Nung 1 year old ako, hinandaan daw ako ng hotdog na may marshmallow. Tapos laging nasabi ni Lula, oh, gayong kakamahal ni nanay mo, ni natatay mo, ganyan. So doon ko ho napagtanto na kung mahal ka ng magulang mo, dapat ahandaan ka ng ganyan. Uy, hindi gayon. At dahil nga ni ho, maitim na rin kaldero, kayo yung mag-is-is. Uy, ba't naman inutusan? At dahil nga ni ho, luto naman na yaan. Ayan, nagpatulong na ho ako din ni kay Kim. Tapos tawanan pa nga ni ho kami diyan, gawa ng arong si nanay, eh parang arong pa sa camera. Ayan nga ni ho si Kim at pinaulit pa yung video. Uy, nakakapagod. So ayun mga kamangyan, bale, arin na ho pala yung suman na niluto ho namin. At pagkabukas na pagkabukas ko pa nga nila ang ho diyan ng kaldero, ay amoy ko na agay. Pero alam nyo gaho, ang napapansin ko, kapag arni ho talagang mga suman, ang mga expert na expert ho talaga diyan, ay yung atin hong mga lolo. Ano? Alam mo yung tipong nagagawa pala ang sila ng suman, chill-chillaan, ganyan, as in tantsyadong-tantsyado na nila. Tapos ano pa yun, may kasama pa yung mga kwentuhan, ay for the chismisa ng mga first song. At dahil nga ni ho, hindi naman sobrang tamis yung suman na ginawa namin, ayan ho, at magagawa naman ako ng sausawan. Sa totoo lang ho, ang inagawa naman ng garning sausawan ay yung suman ho sa palaspas. Pero dahil humaarte kami, gagawa din kami, huy, ingitera! Yan ho yung matamis na bao mga kamangyan at grabe, sobrang sarap ho niya. At habang inahalo ko nga ni ho, are, ayan na ho at umulan at pagkalakas-lakas ng hangin. Pero syempre, wala pa rin yung makakapigil sa atin. Tuloy pa, huy, bakit naman makanta? Dahil nga ni ho, okay na rin aring ating sausawan mga kamangyan. Ayan na ho, at kinuha ko na aring mga suman. Para ho, syempre, matikman ko na siya. Huy, hindi gayon, napakabal. Ay, tuwan-tuwa nga ni ho kami diyan mga kamangyan dahil buti na laang at nakuha namin yung luto na gusto namin para ho din sa suman. Ay, tingnan nyo naman ho mga kamangyan.
dyan. As in, kulang na lang dito, William Merrim. Hey, hindi yung kasali. Dahil dyan, kapag may mga apo na ako, sige, pagluto ko rin ho sila ng garni. Tapos sasabihin nila, hala, si Lola Kamangyan, ang galing magluto ng suman. Hala, si Advan. So, ayun ang mga Kamangyan, walang halong keme, grabe. The best talaga yung mga garning klase ng pagkain, ng merienda, panghanda, lahat na. At bago ko pa nga ni ho, tuluyang maubos are, ayan ho, at tinawag na ako ni tatay, gawa ng magapalubo na raw ho kami na ring mga balon. So, wow, kala mo talaga. Nabanggit ko na nga ni ho sa inyo before mga Kamangyan, na kapag garni ho may mga birthday kami, hindi ho kami talaga yung tipong palahanda, ganyan. Dahil nga ni ho, wala naman kaming budget. Huy! So, ayan, naghanda-handa lang ho kami ng kaunti din sa bukid para naman mapasaya yung aming bunso at sayang naman ang kapugian. Alak ka, may pagayon. So, after ho namin makantahan si Kim, ayan, medyo nagtawanan pa nga ni ho kami diyan. Gawa lang, aba, ay tumingin pa ho sa akin. At parang may inahintay. Inabot ko na nga ni ho yung gusto niya at ayan, kitang-kita ang ngiti. Hindi ho si tatay yung may birthday, pero siya yung pangunang-una, tama. So, ayan, happy birthday, Kim. Yan na lang muna, saka na yung pamangkin. Huy, si Advan. So, ayan na nga ni ho mga Kamangyan. Nagsimula na ho kami kumain diyan. Sayang nga nila ang ho at hindi kami kompleto. Gawa nang yung dalawa ko hong kuya ay nasa Marikina. Gawa nga ni ho na nagatrabaho, nagabantay ng kanilang shop. Tapos sa mga Kamangyan, kapag garani ho talaga mga birthday, ang makasama ho sila nanay at tatay sa mga ganitong event ng buhay namin ay talagang sobrang saya na. Yoy! Ay, habang nagkakainan nga ni ho kami diyan mga Kamangyan, sabi ko kay Kim, oh, 18 years old ka na. Ay, talaga namang mag-ingat at mahal ang gatas. Ay, binaman! At syempre, ang rule, ikaw ay 18 years old, ako ay 24 years old na. Aba, ay ako naman yung paunahing mag-asawa. Tapos alam niyo gawa mga Kamangyan, mahilig ko talaga kasi kami mag-usap niya ni Kim. Tapos, nasabi niya sa akin, ate, huwag ka munang ga-asawa, huwag ka munang ga-anak, ganyan. Kasi kapag nangyari yon, hindi na kami yung priority mo kasi ang priority mo na yung magiging family mo. Pero sabi ko nga niyo sa kanya, kahit magkaroon na ako ng sarili kong family bukas, huy, bukas na guys. So sabi ko, syempre, ate pa rin ako, kapatid pa rin ako, anak pa rin ako ni nanay at tatay. So kahit anong mangyari, open pa rin yung hands ko, yung heart ko, yung door para sa kanila. Welcome sila palagi. Huy, binaman. Dahil nga niyo, hindi na makatiis eri si Kim. Ayan, sabi, ay samahan ko raw siya sa bayan dahil may abilhin daw siya. Aba, tama. Gusto sinagad. Bale, umuwi ho muna kami din sa bahay para syempre makapagpalit at makapagpahinga na rin. Habang nakatambay nga niyo ako din sa bahay mga Kamangyan, ay nakaramdam ho ako ng gutom. Kaya ho, binuksan ko yung ref para naman kumuha ng makakain. Huy, binaman. Kinuha ko na nga niya yung Joy Ice Pearl Milk Tea dahil yun naman yung parang nag-high na sa akin doon na parang, uy, kainin mo na ako. Maraming nga niyo akong stock na rin mga Kamangyan dahil isa ho talaga aray sa aking mga paborito. Sobrang sarap nga niyo na rin mga Kamangyan. Tapos, meron ho talaga siyang tunay na pearl. So, pagkagat mo, mangunguya mo talaga siya. Sakto nga ni rin ho yung tamis na rin mga Kamangyan. So, meron ho aring sweet caramel. Siyempre, hindi ho mawawala yung pearl na grabe. Sobrang sarap ho talaga na rin nguyain as in. At saka ho, yung creamy silky milk tea goodness. Kaya ho, lasang-lasa mo talaga yung tunay na milk tea na nabibili niyo sa labasan. So, lahat ho nang nabanggit ko mga Kamangyan ay pinagsama-sama din sa Joy Ice Pearl Milk Tea. Kaya ho, sobrang nakaka-addict ho yung lasa na rin ay for the go. At dahil nga niyo, nabitin ako mga Kamangyan. Ayan ho, at kumuha ulit ako na rin ice cream. Abay, bumili na rin ho kayo at mura lang dyan sa mga tindahan niyan, ha? Uy, ah. Muntik pa nga niyo ako masabak diyan ni Kim. Gawa nang nagadali-dali nga niyo kami. Ay, may pa-promote-promote pa hong nalalaman. Hala, hindi. So, ayan ho mga Kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tick to 2000 Gcash. Basta i-follow niyo lang ang ating page at i-share rin video, no? O, ay siya, hanggang dito na lang ho. At gawa lang kami mga biyahe-biyahe pa. Ay, bye-bye, love you. Huy.